So, magandang araw. Ang tatalakayin natin ngayon ang kasaysayan ng Pilipinas. Professor Otley H. Baer. Siya ay isang dayuhan antropologo na tinaguri ang Father of the Philippine Anthropology. Pagkatapos niya magkolehiyo sa Amerika, ay napunta siya sa Pilipinas dahil sa interes nito sa ating bansa. Siya ay naging professor ng antropolohiya sa UP at nakapangasawa ng katutubong Ifugao. Mula noon sa Pilipinas na siya nanirahan. Siya ay sumikat dahil sa teorya niyang Wave of Migration Theory. Negrito. Ang mga negrito sa Pilipinas ayon kay Prof. Otley H. Baer ay sinasabing unang pangkat na dumating sa kapuluan ng Pilipinas. Noong mga may 20,000 na taon na ang nakakaraan, di umano, pinaniniwalaan rin nang galing sila sa Borneo at naglakad at tumawid sa pamagitan ng tulay na lupa para marating ang Palawan, Mindoro at ilang bahagi ng Mindanao. Indonesian, sila ay maputi at balingkinitan ang pangangatawan, matangkad kaysa sa mga negrito. Makitid ang muka, malapad ang noo, malalim ang mga mata at matangos ang ilong. Dumating sila sa Pilipinas may 5,000 hanggang 6,000 taon na ang nakakalipas. Mas maganda at makabago ang kanilang kalinangan at pamumuhay. Malays. Ang mga Malays ay isang pangkat etniko, Austronesio, mula sa Timog Silangan Asia na pangunahing matatagpuan sa Brunei, Indonesia at Malaysia. Bagaman isang minorya, ayon sa Singapore, sila rin ay kinikilalang mga katutubo ng lungsod-estado. Mahigit kumulang 300 milyon ang bilang ng mga Malay. Dumako tayo ngayon sa kultura ng mga sinaunang Pilipino. Kagamitang pagkain. Niluluto nila ang kanilang pagkain sa palayok o sa bumbo ng kawayan. Nakakamay sila kung kumain sa dahon ng bao o ng nyog. Umiinom sila sa pinakakinis na bao o bias ng kawayan. Estilo uri ng kasuotan, baro, pangitaas na may mahabang manggas na parang jacket. Saya, kapirasong tela o tapis na inikot sa bewang. Tato o batok. Para sa ating ninuno, ang tato o batok ay importanteng simbolo ng kagitingan at kagandahan. Ang tato ay binibigay lamang sa mga kalalakihang nagpakita ng tapang sa laban at bilang inasasyon sa pagkalalaki. Dumako tayo ngayon sa tradisyon ng mga Pilipino. Pamamanikan, isa ito sa mga mahalagang tradisyong Pilipino. Kalimitan ang pamilya ng babae ang nangangasiwa nito. Ang ikakasal na lalaki at ang kanyang mga magulang ay dadalaw sa pamilya ng babae para formal na hingin ang kamay ng dalaga bilang mapapangasawa at para mapag-usapan ang darating na kasalan. Kaugalian ng may dalang regalo ang bumibisitang pamilya. Isang magandang daan ito para sa dalawang partido na magkilala. Pagsama-sama ng pamilya. Karaniwan sa mga pagtitipon, nagkakasama-sama ang pamilya gaya ng Pasko, kasalan, pagkamatay ng isang mahal sa buhay, bagong taon at araw ng kapanganakan. May mga pamilya naman nagtitipon-tipon kahit walang espesyal na okasyon. Layunin ng pagtipon-tipon na manatili ang malapit na pag-uugnayan ng mga kasapi ng pamilya sa lubhang pinaghahalagaan ang mga Pilipino. Pagkahilig sa pista, karaniwang may handaan tuwing pista sa isang lugar. Maliban sa salo-salo ng pamilya at bisita, may misa, parada at iba pang programa tuwing pista. Paglilibing. Sa paglalamay, ang salamin sa loob ng tahanan
lalo na yaong malapit sa kabaong, ay kailangan alisin o takpan ng tela. Ang sinumang mapatingin sa salamin ay makikita ang refleksyon ng kabaong ay paniniwalaan ay inaasahang may darating na kasawian sa pamilya. Isang saklaan o sugalan ang isinasagawa sa labas para sa namatay. Ito'y upang mapangalagaan at bantayan ang bangkay na pinaglalamayan. Sa pagbubuntis at panganganak, kailangan iwasan ng babaeng nagbubuntis na tumingin o saktan ang mga bagay o hayop na may di kaaya-aya ang itsura, sapagkat maaring makuha ng kanyang ipinagbubuntis ang ganoong itsura. Ang sanggol na ipinanganak na may malapad at mataba na tenga ay sinasabing magkakaroon ng mahabang buhay. Dumako tayo ngayon sa kagawiang panlipunan. Pag-aaral o edukasyon. Nag-aaral ang mga sinaunang Pilipino sa kanilang tahanan at ang kanilang magulang ang kanilang guro. Tinuring silang bumasa, sumulat, bumilang at manampalataya. Ang mga batang lalaki ay tinuturuan maging mandirigma, mangangaso, mangiisda at magsasaka, magmina, gumawa ng sasakyang pandagat at maging platero. Ang mga batang babae naman ay tinuturo ang magluto, manahi, maghabi at maghayupan. Ang malawak na kaalaman ng mga noong Pilipino ay hango sa edukasyong deformal. Deformal sapagkat walang istruktura ng normal na edukasyon na alam natin ngayon. Walang paaralan, pinag-aaralan. Gayunpaman, mataas ang antas ng marunong bumasa at sumulat sa mga sinaunang Pilipino. Baybayin, ang pagbasa ay mula sa itaas, pakaliwa, pakanan. Gumagamit ng matulis na bagay bilang panulat. Ang sulatan ay balat ng puno o dahon. Pagpapahalaga ng kababaihang panliligaw at pag-aasawa. Pagkapantay ng mga kalalakihan sa lipunan, maaring magmana ng ari-arian, makipagkalakalan at humilili bilang pinuno. May karapatang pumili ng pangalan ng kanyang mga anak, laging nauuna sa paglalakad. Paraan ng panliligaw, pag-igib ng tubig, pagsisibak ng kahoy, pagkukumpuni ng sirang kagamitan, pagbibigay ng prutas at gulay. Malapit na ugnayan ng pamilyang Pilipino. Binubuo ito ng mga lolo at lola, magulang at ang kanilang mga anak. Ama, pinuno ng pamilya, nang iginagalang siya at siya ang gumagawa ng huling pagpapasya. Nagtatrabaho siya mabuti para sa kanyang pamilya. Ina, tumutulong dis sa paghahanap buhay at siyang namamahala sa gastusin ng pamilya. Minamahal din siya at ginagalang. Lahat ng mga miyembro ng pamilya nagtutulungan din. Lalo, lola at lolo ay nagtagapayo, mahalaga ang kanilang opinyon sa bawat miyembro ng pamilya. Paggalang ng mga anak sa kanilang mga magulang. Hindi tama para sa mga bata ang gumawa ng desisyon ng hindi kumukonsulta sa kanilang magulang, lalo na kung nakaasa pa sila sa mga ito. Ang batang sumasagot sa kanilang magulang o sa nakakatanda sa kanya ay itinuturi na kawalang galang. Dapat gamitin ang po kapag nakikipag-usap sa matatanda tulad ng lolo at lola. Maawain at mapagbigay ng mga Pilipino. Handa silang makiramay at magbigay ng suporta emosyonal. Bukod dito, tumutulong din ang mga Pilipino sa pangangailangan pinansyal kahit sapat lamang ang kanilang kita. May pakikisama.
Papakita sila ng pagtutulungan sa paggawa ng mabuting pagsasama. Karaniwang umaayon ng mga Pilipino sa pananaw ng pangkat o iniiwasan niyang magsalita ng nakakasakit tulad ng pagsabi ng hindi, ng walang pasubali. Ito ay upang hindi makasakit ng damdamin ng kasama. Ang katangian ito ay nakapagpapaunlad ng samahan ng isang grupo. Bayanihan, nangangaluhugan na handa ang Pilipino sa oras ng pangangailangan, krisis o kalamidad, hindi lamang sa pagbubuhat ng kubo o sa masamang pagtatanim o pag-aani. Nakikita ang bayanihan. May iba't ibang anyo ito sa kasalukuyan panahon. Halimbawa nito ay ang rescue operation, kusang loob na serbisyong pagkalusugan at pagbibigay ng relief goods. Maraming salamat po. God bless.